أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, marami ho sa atin na nagtatanong kung ano ang uri ng rukya o yung gamot na tinatawag na rukya. Ngayon, inshallah, subhanahu wa ta'ala, yan ang ating tatalakayan. Ano ang definition nito? Yan, ito yung mga kukunin natin. Definition nito, ano ang mga uri nito? At ano ang mga hatol sa bawat uri nito. Sa literal, sa luga, ito ay jam'u ruqya wa hiya al-udha. Ito ay mula sa salitang ito ay plural ng singular na ruqya na siya ang tinatawag na udha. Sa syara, ayat wa adhkar wa ad'aya tuqra 'ala al-marid. Ha? Ito ay yung mga tanda ni Allah Subhanahu wa ta'ala, mga ayat ni Allah Subhanahu wa ta'ala, yung mga adhkar, ha, yung repentance, mga dhikr, yung mga remembrance, yung ad'aya, mga babasahin na binabasa sa isang may sakit. Aksamuha, ano ang mga uri nito? Merong dalawang uri ang rukya. Ito ay rukya mashru'a at saka rukya mamnu'a. Ibig sabihin, yung number one, rukya mashru'a, ito ay ipinahihintulot. Allowed sa Islam. At yung number two, ito ay yung mamnu' haram. Hindi pwede. Ano naman yung mashru', yung allowed na gamot, yung na pagrurukya? Ito ay, ang mga scholar, ayon sa kanilang ijma, yung hatol ng pangkalahatan, sila ay nagkaisa sa hatol dito, ay kinakailangan, bago maging allowed ito, kailangan meron tayong condition na tatlo. So, nagbigay sila ng tatlong condition para maging tama, para maging allowed, pwede ang panggagamot na ito. Number one, ang takuna bilisanin ng Arabi mubin, ito ay maging ayon sa wikang Arabic. Maliwanag ho na sa wikang Arabic. O di kaya, wama yu'raf ma'naha. Ito ay, kung siya ay hindi Arabic, nauunawaan naman yung kahulugan ng kanyang sinasabi. Kaya kung meron tayong nakikita mga albularyo, marami sa atin yan, tapos meron siyang binubulong sa may sakit, tapos hindi ito nauunawaan, halimbawa, naririnig mo lang, fa, so, hindi mo maunawaan yon. O di kaya merong binubulong na shhh, tapos hindi mo siya nauunawaan, tinanong mo sa kanya, ano yon? Lalong hindi niya sasabihin sa'yo, dahil, sikreto yan. Maaaring iyon ay bulong sa kanya ni Satanas, ng jin. So, nawala yung number one na condition. Number two, ang takuna bi kalamillah aw bi asmaihi wa sifatihi. Ang rukya na ito ay maging sa pamamaraan ng mga kalamullah. Tulad ng Quran, ha? Ng mga ayat ng Allah subhanahu wa ta'ala. O di kaya, ang kanyang mga pangalan. Binabanggit dito yung kanyang mga pangalan. Hinihiling mo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagbabanggit ng kanyang mga magagandang pangalan. Pero kailangan yung totoong kabilang doon sa 99 names of Allah subhanahu wa ta'ala.
وصفاته. Number three, Allah ya'timid alayha i'timadan kulliyan. Hindi siya umasa ng nabagang na parang ito ay umaasa siya sa lahat. Pure 100% na ang kanyang pag-asa rito ay doon lamang sa bagay na kanyang ginagawa. Bal ya'taqidu anna ruqya la tu'athiru bi dhatiha. Bagkus, ano ang kanyang dapat paniwalaan? Ang rukyang ito ay kailanman ay hindi makakapagbigay benepisyo by itself. Subalit, ito ay bitakdirillah. Ito ay naayon lamang sa kadar ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ito ay maging kadar ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay gagaling dahil siya ay na nakuha niya yung target, yung nagkataon na nagkasabay yung kadar sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, yun. Dapat paniwalaan niya, mahalaga ito number 3, wala siyang dapat na pananaligan, pinapanaligan, dapat na kanyang pinagkakatiwalaan maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi yung gawain yun ay way lamang, pero ang kanyang puso, ang tunay na nagbibigay ng gamot ay ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi yung ginagawa niya. Ano naman yung ipinagbabawal? So, sabi rito, hilati ikhtalla fiha syarton au akthar min syuruti ruqyal mashru'a. Ito yung bagay na mayroong nawala ni isa man mula sa mga kondisyon nating binanggit kanina. Kahit halimbawa ay mawala doon yung number one, which is yung hindi siya luga Arabiya, hindi siya Arabic language, o di kaya hindi naman siya ito naunawaan. Kung ikaw ay Pilipino, halimbawa, naunawaan mo yun, Tagalog halimbawa. So, kung hindi siya naunawaan, literal lamang lahat ang kanyang binabanggit, so, bawal yun. Magiging bawal. Ano ang dalil mula sa sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam inna ruqa wa tamaim wa tiwala shirkun. Katotohanan, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang ruqa, kung ito ay hindi naayon doon sa mga kondisyon na binanggit natin kanina at saka yung mga paggamit ng mga anting-anting ay ito ay ori ng shirk, magtatamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. At saka sinabi ng Rasul salam, a'ridu alayya ruqakum, ipakita ninyo nga sa akin yung pamamaraan nyo ng inyong panggagamot, laba sabi ruqa maalam nyo kung fi-shirkun, walang problema sa inyong panggagamot na yan, yung ruqya na yan, kung ito ay walang nilalaman na shirk. Paano magkakaroon ng nilalaman na shirk? Meron siya mga kaibigan na jin mula sa mga iblis, mula sa mga kampo ni iblis, mula sa mga jin, ano? Sa mga non-Muslim na jin. So meron silang binubulong sa kanya. Meron silang itinuturo sa kanya. O di kaya meron siyang kaibigan na salamanggero. Meron siyang kaibigan na gumagawa ng sihr, yung maitim na kaalaman, itim na kaalaman, yung black magic, gumagawa ng sihr. So lumapit siya doon, tapos tinuruan siya ganito ang pamamaraan ng yung paggagamot. So yun ay maliwanag ho na ipinagbabawa sa Islam. So naway naging maliwanag ho sa atin yan, at hinihiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala na maging sang-ayon ng lahat ng ating ginagawa sa mga pamamaraan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kung tayo ho ay mahilig magsagawa ng ruqya sa ating mga magulang, sa ating mga anak, sa ating mga kapatid, be sure na ang iyong ginagamit ay meron sa kanya o naayon sa kanya, naayon sa tatlong kondisyon nating binanggit kanina.
Dahil kung hindi, ito ay maliwanag na ipinagbabawal sa Islam. Ito po ang iyong lingkod na Sheikh Ali Yaqub Yusuf. Akhiru da'wana. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.